So, hi friends! Magandang buhay po sa ating lahat. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon, friends, ay tungkol po ito sa 2 authentication factor. Ito po ay hindi lang para sa mga vloggers, kundi para po ito sa lahat ng FB users. Para maiwasan po natin na ma-hack ang ating mga account. Lalong-lalo na po sa may mga dollars na yung FB account, yung mga sumasweldo na dito. So, isecure na po natin ang ating mga account. So, si Epi po ay maraming tools o paraan para magkaroon ng 2 authentication factor ang ating mga FB account bukod sa password na ginagamit natin. So, paano ba natin yun, friend, i-activate? So, andito tayo sa ating timeline. I-click po natin yung ating settings. Ayan. Click natin yung 3 lines sa taas. I-click po natin yung settings and privacy. Click natin yan. I-click po natin, friends, yung settings. Sa settings, friends, ay makikita natin dito ang security. Security and login tayo. So, yan ang ating i-click. So, basahin muna natin. Update login settings and manage games or apps connected to your account. So, ang gagawin natin ay yung security and login. Kaya, i-click natin yan. So, click. Ayan. So friends, dito ay nakalista kung saan kayo nakalagin. Kaya wag na wag niyo po yun ipapakita. Para hindi po kayo matrace at hindi po kayo mahack. See? Andito rin yung change password. So dito tayo sa two-factor authentication. So andito yung change password. Tapos two-factor authentication. So marami to. Marami itong paraan or tools. Yung basahin natin yung una. Use two factors authentication. So, i-click natin yan. Look. Tatlo yan na pwede mong i-activate. So, may authentication app. Merong text message at merong security key. So, ito yung recommended ni Facebook, ang authentication app. Ano to? Click mo yan. See, pag kinilik po natin yan, continue natin yan, friends. Sa tatlong yan, pwede kayong mamili kung ano ang gusto nyo. So, ayan. Ito, friends, pag ginawa nyo sa mga phone nyo or sa mga account nyo, wag nyo na pong ito turn off. Dahil pag tinurn off nyo po ito, ay malulost connection kayo kay FB at ilalak niya ang account nyo at hihingan kayo ng picture ID para ma-unlock uli yung account nyo. See? Kapag ito ang inopen nyo, third party authenticator. See? Yan po friends ay code. May scanner yan. May numero dyan na lalabas at yun ang encode mo pag pinres mo pa yung continue. So, natry ko na to, friends. Ang ma-advise ko lang sa inyo, pag tinorn on nyo to, wag na wag nyo na tong i-off. Or kung i-off nyo ito, be ready sa ID na isasabi nyo kay FB. Be ready sa mga information. I-edit nyo muna yung FB nyo. Yung name, birth date, at photo. Kailangan yun ay mga real. Real name, real birthday, real photo. Kasi once na nahack po tayo or nalock, hihingian po tayo ni FB ng ID at kailangan makita sa ID natin yung ating photo, birth date, at ang ating picture. Picture, photo, birthday, year of, yon. So, it could be like passport, national IDs. Yun ang mga hinahanap ni FB. At yun po, friends, ay hindi basta-basta. Kasi si FB ay mayroon siyang sariling ID specialist. Kapag blurry ang ating mga ID, ay hindi rin niya yan bubuksan. Kaya, ang mangyayari, friends, ay ipapa-resend kayo ng
authenticated or yung original, yun ang picture nyo. Hindi pwede yung galing na sa ibang device. For example, dinownload nyo na sa FB yung ID nyo. Hindi po yun accepted. Kailangan mismong one-time picture taken lang yung ano nyo, yung ID na isasubmit nyo kay FB. Kaya huwag na muna natin yung gamitin kung tayo po ay hindi sigurado sa ating mga information dito sa FB natin at sa ating ID. Kailangan kasing match yun. So ako kasi friends, nag-alias ako, Jeline. So buti na lang at yung aking mga information at yung ID ko ay tumugma, kaya na-unlock ako. So dito friends, sa text message, click nyo yan kung yan ang gusto nyo makita, gamitin. Click nyo yung blue and i-check nyo po yan. So ayan, i-add nyo po dito ang inyong phone recovery. But be careful dito dahil kung Pilipinas ang gagamitin natin, dapat yun po ay registered SIM card. Para hindi po mawala ang mga sweldo natin dun. Kasi kung ang i-register nyo dito ay hindi registered, ang ibig sabihin po nun ay mawawala lahat ng transaction nyo sa number na yon, pati yung code ni Facebook na ipapadala sa number na yon, ay hindi nyo na makukuha pati ang sweldo. So, dito po ay make sure na registered yung phone recovery natin. At dito po, friends, ay kailangan isang phone number, isang FB lang. Kasi kung dalawang FB sa isang phone number, malalock lang yan FB. Detected po niya yan. So, yun lang po ang ma-advise ko dito. Sa recovery phone number. Ayan, i-confirm nyo yan. Tuloy-tuloy na yan pag binuksan nyo. So, kung napili nyo naman po, friends, ay security key loop. Ito ang mangyayari. Isi-set up nyo po yan in your security key. See? So, marami din tong ano, trabaho. So, ang pinaka-the best dito ay yung text message yung phone recovery dito sa tatlong option na binigay dito sa ano, authenticated factor. Yung phone recovery, kung wala kayong phone recovery, yung tinuturo ko pa sa inyo na mag-primary email kayo, safe din yun. Safe po tayo doon. So, tapos na tayo dyan. Meron pong tinatawag na authorized login. See? Ano tong authorized logins? Review a list of devices on which you won't have to use logins codes. Ayan. So, i-click natin yan. Hide muna natin ha. Tingnan natin kung meron tong ano. See? So, hindi ko to ginamit. Setting up extra security. Get alerts about unrecognized logins. Ayan. So, be careful to your personal information para hindi po tayo matrace ni hacker. So, ito okay naman to. Wala naman tong nakakatakot dito ipakita. So, we are here in login alerts. We will soon be removing the option to receive login alerts via Messenger or SMS and automatically enabling the app notification instead. So, meron ditong notification and email address. Yung sa akin, naka-off sa phone na to, pero sa isa kong phone, naka-on yun. Nakikita nyo, friends, tong add email address, pwede nyo yung gamitin. See? Pag ginamit nyo to, friends, yung mga email address na mga Facebook nyo na hindi nyo na matandaan ngayon, ay pwede nyo na po siyang dagdagan. See? Click nyo yan. Enter an email address. See? Enter nyo muna yung email address nyo sa Facebook na to at saka yung password. Tapos continue yun. Ngayon, friends, mag-a-add kayo ng email address na bago at bagong password din ng email address na yon. So, kailangan nyo dito, friends, ng isa pang phone.
Itong phone na to ang magre-request ng code kay FB. At doon sa isang phone, darating yung code. Kaya kung yung ating phone ay hindi po siya makapag-open ng dalawang browsers at the same time, gumamit pa po tayo ng isa pang phone para pag nag-request tayo ng code, dumating ang code, makita natin yung code at ma-encode natin kaagad. So para ma-confirm na yun ang ating bagong email address. Doon na magsisend ng code si FB. See? So every time na na-lock out tayo o na-log out, we sent you, di ba, lagi nating nakikita, we sent you 6-digit to this email address. So, ang gagawin lang natin doon ay gagawin lang nating primary email, yung bago nating email ad. Wag na wag po tayo, friends, mag-delete ng kahit na anong email address dito sa ating mga FB account. Dahil yan po, friends, ay malalag out din kayo niyan. Kaya wag na wag nyo po yung gagawin. Magdagdag lang po tayo ng email account at enter natin yung ating code na na-receive galing kay FB for confirmation email address. Yan. Tapos, iset lang natin yun, friends, ng primary. Pwede na yun. Pwede na yun. Kahit na hindi na natin gamitin yung authentication factor na ma-scan code pa. Tapos, yung isa, wala tayong phone recovery. At yung isa naman, security key, yung mga nakita natin kanina, kung wala tayong mga ganun, okay lang yan. Magagamit natin tong email na to. See? So, doon na mag-notify si Facebook, mabibigyan tayo ng alert sa email address na bago na yon at yung email address. So, dito friends, sa advance, see recent emails from Facebook, safe browsings, learn more about security. See, if you think that your account has been hacked, meron ka ditong options. So look, see recent email from Facebook. Ito yung mga pinadala na ni Facebook sa akin na email. Look, see, dito nyo po malalaman kung may nag-hack ng account nyo. Ito yung notice niya sa akin. Did you just reset your password? Look. Someone may have access your account. Yan ang mga message ni Facebook sa akin sa email ko. Ibig sabihin, nahack to. Nabuksan ko lang. See? So yun. Kaya friends, ito po ang pinaka-importante sa lahat na alam natin. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mahahack o malalog out. Kaya ngayon pa lang, bago natin makalimutan sa sobrang busy natin ka-upload ng ating mga content, unahin natin to, ang ating security account. I-secure natin siya. So, kailangan once na malog out tayo o malock o mahack, ay makahabol tayo. Kasi sayang lahat na pinaghirapan natin kung forever na na-lock na ni Facebook yung ating account na yun. Andun lahat, di ba? Pictures natin, activity natin, ang ating mga vlogging. So, yun lang friends and I hope it helps. Sana po ay nakatulong sa ating lahat. Thank you so much and see you for my next video.